Alright, what's up mga bro? Yeah, may bago tayong setup ngayon ng helmet cam. Ito na yung ginagamit yung ngayon, itong Insta360 ONE X2. Sinetupan ko siya ng audio. Ito na yung gagamitin ko ngayon as main cam. Tapos yung GoPro Hero 5, yung pa rin yung front cam natin. Mas gusto ko kasi yung nito eh. Yung field of view, maganda. Yan, naisipan kong gamitin siya as front cam. Tsaka hindi ko kasi masyadong nagagamit eh. Eh, sayang naman. Kaya yan, ginawa ko ng paraan para mamount ko sa helmet. Yan. Okay naman, no? Hindi naman siya awkward. Makakalinis tingnan. So, mamaya ako napapakita yung view niya. Itong, Insta360 ONE X2. So, pakita ko muna sa inyo yung setup nito. Kung paano ko ginawa. Itong natin. Motovlog setup. Papunta pala ako ngayon sa JRS sa Maya Angeles. Papadala ako ng jersey, may nag-order kasi eh. So, salamat bro, Arnold Apolinar. Yeah, shout out. Let's go. Alright, pakita ko sa inyo yung setup ng Insta360 ONE X2 as main cam sa helmet. So, install natin siya. Gamitin natin siya ng chin mount. So, mas okay kung meron kayo nito. Ayan, itong cage niya. Ito pala, meron yan dito na nakaganon. Pinutol ko na para magkasya itong mic adapter. Ayan, ito, Sinova mic adapter. Ito yung mic adapter para dito sa Insta360 ONE X2. Tanggalin lang natin to. Yan, hilahin nyo lang to. Natanggal na yan. Tapos pwede nyo nakabit yung mic adapter. Ano bago nyo kabit, syempre, lagay nyo muna yung cage. Flexible naman yan. Yan, protective cage nya. Na plastic. Tapos pwede natin lagay itong mic adapter. Yan, ito yung aux cable nya. So, ito, pwede kayong mag-charge USB-C. Yan, pwedeng habang nag-charge, nagre-record, pwede yun. Ito pala yung napili ko na chin mount para dito sa helmet natin. Scorpion EXO 510 Air. Yan, ito, GRX Motonetics version 3. Yan, meron syang dalawang extension. Meron din siyang tali para sakaling matanggal. And ito, adjustable naman to. Depende sa curvature ng helmet nyo. Yan, may mga kabitan dito. Na-adjust siya, nagagalaw. Ito kasi nakaset na, kaya hindi nagagalawin. Sinukatan ko na. And nilagyan ko na rin to ng guide. So, para alam ko na yung position nya pag ikakabit ko na. Pag tinanggal ko na yung itong sa 3M tape nya. Ito pala yung 3M tape nya. VHB. Hindi ko lang alam kung alin ang mas matibay dito. Ito kasi ginagamit ko sa mga mount ko dati pa. Yung mga custom made ko na mount. Ito yung dati ko. Sakto yung fit niyan dito. Kaya lang masyadong mahaba pag Insta360 ang ginamit. Kailangan ko ng ganyang elbow. Para sumakto yung fitment ng camera na hindi haharang sa mukha ko. Kaya naisip ko na magpalit ako ng ang chin mount na pwede kong i-custom na sakto lang yung fit nung Insta360 ONE X2. So, kasi yung Insta360 mahaba siya eh. Hindi siya kagaya ng mga traditional na action cam na ganito lang yung size. So hindi talaga maharangan yung vision mo. So bago natin kabit tong chin mount, syempre linisan mo natin yung pagkakabitan natin ng alcohol para matanggal talaga yung mga dumi. Na kailangan malinis yung surface. Tapos tanggalin na natin tong 3M tape.
bago natin ikabit, initan natin tong ano, tape para mas makapit siya. Tong lighter lang, initan nyo lang. Yung saktong init na medyo parang nagkakabubble siya na ano, parang naluluto. Mas maganda magiging kapit niyan pagka ininitan. Nakapit na natin. Nabinan lang natin para mas tumapat siya. Ah, maganda niyan, bago nyo kapitan ng action cam yan or bago nyo gamitin, hintayin nyo muna 24 hours para siguradong dikit na siya. Maganda na yung pagkakadikit ng 3M tape niya. Yan, make sure nyo na maganda yung pagkakapwesto. Yung lapat na lapat. Yan o. Ito yung saktong lapat sa helmet ko eh. Ano, okay na yan. Itong arm extensions nya, pwede nyo diskartihan yan kung paano nyo gagamitin. Pagbalik-balik ta rin nyo, pwedeng isa lang gamitin nyo, pwedeng dalawa. Pero kapag Insta360 yung gagamitin nyo, kasi nga mahaba sya no. Mas okay kung itong mahabang extension nandito, kasi dito yung maliit. Para pag may mount nyo dito, pag ganito yung mount ko dyan, sa labas na kaharap yung ano, yung viewfinder. Kasi may hirap pindutin ng gloves yung ano eh, pag sa helmet nakaharap. Hindi ko ma-access pag ano, nasa likod. Kaya pag nandito, may hirap siya access. Ayan, medyo ano siya. Hindi siya maharangan yung vision mo. Tapos sa adjustment naman, make sure nyo na ano, pag isasara nyo yung visor, hindi matatamaan tong camera or yung lens. Yan, adjust nyo lang. Ito maganda na yung position nito eh. Mas medyo malapit siya dito. Compare dito sa gamit ko dati. Yan, masyado siya malayo. Medyo awkward yun po. Parang dito yung camera. Masyado kasing mahaba to. Ang extension na to. So, bumili na lang ako nitong ano, GRX. Yan. Mas malapit siya. Pwede nyo pang i-adjust yan. Depende sa preference nyo. Yan. Mas malinis tingnan. No? Kasi ito, saksakan nyo lang ng lapel mic. Ako, meron na akong lapel mic dito. Yan. Nakaipit sa cheek pads ng helmet. Saksak nyo lang yan dyan. O ito, ayusin ko pa to para hindi siya makita sa stitch line. Ito pwedeng makita to sa stitch line eh. Itong cable. So, kailangan na andyan yan. Para hindi siya makita. So, ito yung lapel mic natin. Kaipit sa cheek pads. Yan na. So, nilagyan ko lang siya ng dead cat. Parang wind muff. Para mas sala yung ano, yung wind noise. Kung napanood nyo yung previous 2 vlogs ko, ito na yung setup ko nun eh. Pero yung chin mount na gamit ko ito. Medyo awkward nga kasi masyado siya mahaba, naka-forward. Ito, mas malinis tingnan, mas flush. Ano. Ayusin ko na na. Siguro maganda, no? Bumili ako nung angled adapter nito. Para mas madali siyang itago sa ano, stitch line itong kable. Para siya nakaganyan lang. Tapos dito may adapter na angled. No, para mas nandali itago. Kabit natin yung ano pala. Yung ano niya. Tali niya. Kabit lang natin dito yung tali. No, pwedeng dito, pwedeng doon. Pero mas maganda kung dito. Ano? Para siguradong hindi ma ano yung camera. Kasi pwedeng maputol yan dito eh. Pwede dyan nilagay, di putol din. Laglag din yung camera. So dito sa kinakapitan ng camera. Para sigurado, gitna. Tapos dito natin siya kakabit. Yan, yan na lang natin dito sa may ratchet ng ano, helmet. Yan, okay na. No, hindi naman siya sa gabal eh.
Yan. At least pag natanggal yung ano, pagkakabit niya dito, hindi pa rin siya mahuhulog yung camera. Ha. Ayos, maganda meron ganito talaga. Pero feeling ko hindi matatanggal to basta-basta. Maganda naman yung 3M tape eh. Makapit. Ito na lang pala gagamitin ko. Itong thumb screw. So yung naisip ko, kapag ilalagay ko sa top box, baka hindi magkasya kasi naprotrude itong ditong side. Yan, para pag thumb screw, pwede ko siya yangat na ganyan. Kasya na siya dun sa top box. Tinesting ko kasi eh. Medyo hindi siya kasya. Para pwede kong ano, i-alisin or baguhin ang pwesto no, para magkasya siya. Yan, pwede rin alisin. Detachable naman yan eh. Pag thumb screw. Yan, para din kapag ano, GoPro yung gamit ko, ma-fine tune ko yung adjustment niya. Kasi medyo magkaiba yan eh. Pagka GoPro. Yan, pwede ko siyang i-ganon. Para mabago ko yung angle ng GoPro. Ito yung pang dashcam ko kasi. Para pag magbablog ako, siyempre ito gagamitin ko. Itong Insta360. Kinabit ko na rin yung visor ng ano, helmet ko para makita ko yung alignment. Nice ko naman yung alignment. Hindi na ito nakadikit dito. Tapos yan, ipa-fine tune ko na lang na hindi siya tatama dito. Sa visor. Sige, sa kahigpitan niya yung thumb screw. Yan, okay na. Naligan niya yung itsura niya. Mas flush. Yan, basta, importante hindi tatama dito. Mas malinis tingnan. Compared dito na sobrang ano, layo. Sobrang layo sa ano, helmet. Medyo awkward eh. Pakita ko pala sa inyo yung ano ko. Yung lapel mic ito. Ito yung lapel mic ko. Ito rin yung gamit ko nung ano, last two vlogs. So nga, ito naman talaga yung gamit kong lapel mic. Sa vlog na to. Yan. Okay din yung tunog nito. Maganda din. Dinig mo din yung ambient noise. Tapos, ang linaw ng boses. Ito, nakatulong talaga to sa wind noise. Itong wind muff. Yan, maganda kung meron kayo nito. Parang hindi masyado maingay pagka malakas yung hangin or pag high speed na yung takbuhan nyo. Yan, ninipit ko lang yan sa cheek pads. Yan, dito. Suot ko lang yan dito. Yan, tapos medyo nakalabas tong ano, nakalabas tong ano, wind muff or yung mic mismo. Tapos yung chin curtain ko, binatasan ko dito. Para mas malinis siya. Pag inilabas natin yung jack ng mic. Nakalabas siya dito. Tapos saan natin yung lalagay dito sa Sinova mic adapter. And ito dapat ano, eh, nakaipit dito. No? Wala yung sinasabi ko yung angle na ano, na jack or adapter. Parang kaganyan siya. So, pwede natin isuot dun sa ano eh. Sa may tali. Na medyo tago siya. Nakita pa rin, no? Makakita pa rin sa stitch line. Ah, pwede dito. Suot natin dito. Pero dapat talaga nandito nakalagay eh. Diskarte ako na lang yan. Mapapansin niya naman niya kung kita pa rin sa vlog sa kuha. Ayan o, yan na yung setup natin ng ano, 1X to sa helmet. Okay din o. Nininis ko lang yung ano niya, pwesto niya. Para mas hindi awkward. Okay na. Oh, traffic delay. Yan, pagpadala na tayo ng ano, jersey. JRS ang LS. Ito na yung tsura ng ano, Insta360 1X2 natin. Syempre, nireframe ko na yan. Magdedepende na sa inyo kung ano, kung anong position yung gusto nyo or yung babagay sa motor, no? Pinakamagandang view yung hanapin nyo. Ito yung pinaka nagustuhan kong view kasi yung field of view niya sobrang laki talaga. Marang sobrang immersive ng ano, footage.
And nagustuhan ko rin dito sa Insta360 kasi yung stabilization niya, yung flow state stabilization, sobrang sumod talaga ng ano, ng footage. Parang lumulutang lang. Kahit sa mga malulubak, no? Ayos na ayos. Yeah, pwede rin yun itong gamitin ng ano eh. Yung 150 degrees na ano, na angle, yung single lens lang. Kasi hindi ko type yung ano, yung field of view niya. And medyo nawi-weirdoan ako sa itsura, kaya 360 yung ginagamit ko. Naka 360 mode 2 eh. Para yun din, sobrang ano, or malaki yung field of view na pwede kong magawa kasi nga kontrolado ko. Kasi 360 yung footage eh. Aga pa, traffic na. Oras pa lang, alas 9. Yung kaya 360 mode yung ginagamit ko para ako na bahalan dumiskarte. Kung anong gusto ko na angle of view. Yan. Kasi yung main cam ko talaga ano eh. Yung GoPro Hero 4. Walang stabilization yun eh. Maganda yung audio niya pero walang stabilization. Kaya tinry ko itong isa 360 para din magamit ko kasi hindi ko na nga nagagamit ito. Birang-bira ako magamit. At least ngayon, layo ko siya magagamit kung mag-vlog ako. May isa kasi nag-vlog ako, hindi naman ako nag-front cam eh. Hindi ko na nagagamit ito. Bira lang din. Depende sa position ng araw sa kung saan ako nakaharap, no? Against the light. Kaya ito at least, lagi ko magagamitin kasi ito na yung front cam ko. Ang laki ng field of view, ang ganda ng stabilization. Tapos yung audio setup natin yan, pinakita ko sa inyo. Maganda yung audio niya. Para sa akin ha. Okay na ako sa audio nito. Dinig mo yung ambient noise, tapos ano, malinaw yung boses. Kaya okay na okay sa akin yung audio setup nito ngayon. Pwede mo rin itong gamitin na ano, yung sa Bluetooth. Ito yung gamit kong intercom. Pwede mo i-connect to eh. Yung isa 360, kaso hindi ko type yung ano talaga, yung audio output niya. Masyado siyang manipis, hindi mo dinig yung background noise. Halimbawa, yung ano, yung hangin. Hindi dinig yung mga sasakyan sa paligid. Medyo dinig, pero manipis eh. So, hindi ko type yung tunog niya. Kaya ang problema mo lang dito pa ganito yung setup mo, syempre hindi na siya waterproof. Kasi tinanggal mo na yung ano, yung cover nung ano eh, nung saksakan ng USB. Okay, yun lang yung downside niya. So kapag umuulan, tatanggalin mo talaga. Hindi mo na magagamit, no? Pero okay lang yun, bihira naman umulan dito eh. Baka summer ngayon eh. Gamit na gamit to. Yan. Yung Hero 4 ko din naman, hindi rin naman yun waterproof eh. Ayun yung mainly ginagamit ko. Ito lang ang waterproof. Pagka ano. Kaya wala nakakabit na mic adapter, no? So okay to kung ano. Kung halimbawa ito yung first camera nyo. Okay siyang gamitin as ano, vlogging camera. Kaya meron din akong setup pala nito na ano, kapag iba mag-vlog ako sa isang lugar. Nakabili kasi din ako ng ano eh, ng wireless mic o yung transmitter tsaka receiver. Yan yung nagagamitin ko. Siguro sa ibang vlog na yun, papakita ko na lang sa inyo. Ano lang, mumurahin lang. Chinese brand. Andoer na wireless mic. Okay din siya, na testing ko na eh. Na para mas maganda yung vlogging natin. Pagka, mababa, may ride kami ni OBR, yung pupunta namin ba sa ano, beach, no. Pwede kong mapakita na maganda. Nga pala tong kable na ano ng mic. Kaya wala akong makikita pa rin to sa stitch line. Hindi pa ako nakakabili, pero naka-order na ako. May na-order na ako na ano, adapter na angled adapter para dito. Para mas matatago natin itong wire na to. Ayun ko kung makikita nyo. Ah, siguro yung kamay ko kita nyo. Sa stitch line. Yeah, makikita nyo naman yan sa mga next vlogs ko kung naayos na. No? Pag dumating na yung adapter natin. Yung palang chin mount ko. No? Bumili ako ng ano, yung arm extension sa ano. Sa... Anong tawag dito? Yung Hansi Additive Solutions. Nakabili ako ng ano, dalawa, isang maiksa, isang mahaba, parang ganito din. O yun ang gagamitin ko sa ano, sa Hero 5 naman, pagka pang dashcam ko lang. O siguro ang gagamitin ko dito, depende, yung maiksa o yung mahaba. Kaya okay na pinalit ako ng ano to, ng thumb screw. Para mapagpapalit-palit. Pwede ko tanggalin tong ano, tong mount na GRX, yung extension mount. Tapos, yung pang GoPro ko, yung binili ko nga na ano,
extension na ano din, extension mounts din. Na pwede kong gamitin dito. Papalit-palitin ko na lang. Para mas maganda yung angle. O kaya nahumusga kung type nyo yung ganitong ano angle. Yan, pero kung meron kayong sa 360, pwede nyo i-try. Yan, pa ano helmet mount, no? Pero kung meron na kayong magandang klase na GoPro, yun na lang gamitin nyo, syempre. Ito, tinry ko lang talaga. Tsaka gusto ko rin yung ano eh, field of view, laki talaga eh. Oh. Sobrang lapad. Mas immersive, ano? Yan, lahat ng mga link ng ano, mga ginamit ko na products, yan, pati yung Insta360, lagay ko sa description. Para kung sakali na gusto nyo bumili din, so, pwede na lang i-ano, i-order rin sa Shopee. Yan, mga Shopee link yung ilalagay ko. Para mas madali, ano. Ligo na tayo dito. Clark, Pampanga. Dito nga siguro tapusin yung vlog, no? Alright, mga bro. Ride safe. Yun, di ko pa na nabanggit, no? Yung position niya, hindi naarangan yung vision ko. Yan, kitang-kita ko pa rin. Kaya okay na okay pa rin, ano? Yun. Tayo sa bahay. Si Bitoy.